ka na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksingero pambato, balitang boxing, BBC Sports. So mga par, kamusta? Matapos nga po makatikim ng dalawang magkasunod na talo, ang ating pambato sa featherweight division na si Mark Magnifico Magsayo, sa kamay ng dalawang Meksikano na si Ray Vargas at Brandon Figueroa. Isa ngayon mga idol sa bagong division ni Magsayo sa junior lightweight. Another Meksikano ulit ang kanyang makakalaban. Ito nga mga idol si Eduardo Ramirez. May kartadang 28 wins, may tatlong talo, may tatlong draw, at 13 dito ay nakuha niya sa knockout. Isang mabigat na laban to mga idol para kay Magsayo. Medyo may kalakihan kasi itong si Ramirez dahil rangkada na ito sa lightweight division. Sa katunayan nito mga idol, nakalaban niya na si Isaac Betbull Cruz para sa WBC title eliminator. Usan dito niya nakuha ang unang talo nito via knockout. Bagamat ganyan pa man mga idol, umaasa pa rin tayo na angat pa rin ang bagsik ng dating Pinoy World Champion. Matindi na kasi ang motivation nito para manalo sa isang dramatic passion dahil nga hindi naging maganda ang resulta sa huling laban nito kay Vargas at Figueroa. Kaya abangan natin to mga idol. Bali ang target date ng laban ng Meksikano at Pinoy sa December 16 itong taong kasalukuyan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po officially kinasa ang laban ng dating 4 Division World Champion Adrian Broner, kalaban ng rated sa WBC Super Lightweight. Isa ngayon po mga idol, official na rin po kinansel ang laban. Dahil ayon sa report mga idol, nagkaroon daw ng injury si Broner, kaya hindi nito kayang lumaban sa December. Pero ang nakakatawa dito mga idol, kasabay sa pagsabi ni Broner na hindi ito makakalaban dahil sa kanyang natamo na injury, ay nagpapayaw naman ito mga idol na ready at gusto niya daw labanan ang mananalo sa laban ni Regis Progray kontra kay Devin Haney. Uli kaya ang maangas na si Rolando Romero sa buwan ng February. Halatang alibay na lang talaga ni Broner na may injury ito. Pero ang totoo, ayaw talaga nito lumaban sa mga pipitsugi na contender. At gusto nito mapalaban siya kaagad sa mga literal na money fighter sa boxing sports para makakubra ito ng malaking pera sa isang laban lamang. Well, napakagaling talaga ni Broner mag-isip mga idol basta pera ang pag-uusapan. Kaya tayo mga idol, ganito rin ang gagawin natin. Bakit pa ba tayo lalaban sa isang pipitsugin kung kaya naman ito mapalaban sa isang bigati na pangalan sa bakbakan? Samantala, dating super lightweight champion na si American at tatna makalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ano yan ikan mga idol? Halos dekada na daw nito hinihintay ang sagupaan nila ni Boss Manny. Marami daw siya nasasagap ng mga report mga idol patungkol sa kanila ng Pinoy legend. Kaysa daw ayaw siya palabanin dati kay Manny Pacquiao. Baka masira daw ang kanyang record kalaban ng prime na Pacman. At may nabalitaan din daw si Khan na pinatulog daw siya ni Pacman sa kanilang naging sparring dati. Na obviously naman daw mga idol, walang katotohanan yon. Kung saan ngayon daw mga idol, na posible na daw mangyari ang laban nila ni Boss Manny. Gusto daw patunayan ni American na mali ang tingin ng mga boxing fans dati sa laban nito kay Manny Pacquiao kapag tinalo niya ito sa bakbakan. Dagdag pa ni American, nakakahiya daw ang nangyari sa kanya sa huling laban nito kay Kell Brook dahil na-knockout siya dito. Pero may pag-asa pa daw na mabawi niya ito kapag dinurog nito si Boss Manny sa kanilang laban. Well, hindi na nga bago sa atin mga idol na pagsabihan si Paco na dudurugin siya sa bakbakan. Pero at the end of the day mga idol, kabaliktaran ang nagaganap sa bakbakan at nahihirapan sila mag-move on kapag sila dinali ni Manny Pacquiao sa laban.